Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na binalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayong Hordan, Galilea ng mga Hentil, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na tanglaw nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po at miligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. Ang mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais makisalo sa banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng mga angkan, anak ng Diyos, at tayong lahat ay narito dahil tinawag tayo ng Diyos, dahil pinili tayo ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa tuwing kayo'y nagsisimba, lagi niyong isipin, kaya kayo nagsisimba dahil tinawag kayo ni Jesus. Kaya kayo nakarating dito, hindi lang dahil ginusto ninyo, kundi dahil ginusto ito ng Diyos. Tayo'y bumabalik sa karaniwang panahon. Natapos na sa wakas. Natapos na lahat ng mga okasyon. Simbang gabi, Pasko,
bagong taon, natapos na ang ating piyesta, tapos na ang Santo Niño, kaya balik na tayo sa pangkaraniwang panahon. Pero sana sa pagbabalik natin, hindi dahil napagod tayo dun sa mga gawain, kundi dapat yung mga naganap nung nakalipas na mga linggo at buwan ang nagpalakas sa atin para handa na tayong sumabak muli sa ordinaryong pamumuhay. At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang unang pananalita ni Jesus sa Sareno sa kanyang misyon. At anong sinabi ni Jesus sa Sareno? Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Magsisi kayo, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, magsisi ka na. Ayan, mukhang ayaw tumingin sa iyo, no? Ayaw yatang magsisi, no? Pero, nung sinabi mo ba yan, eh, para kang nananakot. Yun ba ang diwa ni Jesus sa Sareno? Manakot? Nang lilisik ba yung mata niya nung sinabi niyang, magsisi kayo? Naalala ko po tuloy, minsan ay may kinasal ako, dati kong youth leader. Nung kinasal ko siya, nung kinukwento niya sa akin nung reception, no? Mga lumalapit yung mga bisita. No? Nung una raw may lumapit sa kanya, mag-asawa na masaya. No? At lumapit sa kanya, pag sabi nung mag-asawang masaya, sabi nung babae, congratulations, makikita mo. Makikita mo. Kapag dakay may isa na namang bisita, alam niya yung mag-asawang yon medyo may problema yon, no? Kaya nung lumapit, congratulations, pero si Mister nung lumapit sa kanya, seryoso yung mukha. Sabi ni Mister sa kanya, makikita mo. Kaya sabi niya, Father, no? Parang parehong salita, pero magkaiba yung diwa, no? Halimbawa, yung una raw, para bang sinasabi sa kanya, congratulations, makikita mo ang kagandahan ng buhay mag-asawa. Congratulations, makikita mo ang saya. Pero yung pangalawa, parang binabalaan siya. Para bagang sinasabi, ala, nag-asawa ka, makikita mo ngayon, lagot ka. No? Makikita mo, naalala ko tuloy ang nanay ko kapag may nawala ako, no? Malikot po ako nung bata ko, marami akong pinaglalaruan. Ilang beses kong may nawala akong gamit sa bahay, pagbalik niya, nasaan? Kakamot ako, hanapin mo. Pag hindi mo nakita, makikita mo. O hindi ko na hinanap kasi makikita ko rin naman pala, no? Pag hindi mo hinanap, makikita mo. Pero alam ko na kung ano makikita ko, makakita ko ng Australia, no? Mapapalo ako, no? Pero ngayon, para bagang ganun din ang sinasabi ng Panginoon, makikita mo. Pero hindi ho nananakot si Jesus sa Sareno. Huwag niyong isipin, kailanman hindi siya nananakot ng may galit. Kailanman hindi niya inaamba ang kaparusahan. Kaya sinasabi ni Jesus sa Sareno, magsisi ka dahil nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ano mo'y sinasabi niya? Magsisi ka para dumating na ang Diyos sa buhay mo. Kasi gustong-gustong ibigay ni Jesus sa Sareno ang biyaya ng Diyos sa atin. Pero hindi niya maibibigay ito kung hindi tayo magsisisi. Mga kapatid, nagsisisi tayo, hindi dahil takot tayo sa impyerno. Huwag na huwag niyong iisipin yan na kaya tayo naniniwala kay Jesus sa Sareno kasi baka mapunta tayo sa impyerno.
kasi baka malasin ako, kasi baka parusahan ako. Hindi po ganun si Jesus Nazareno. Hindi siya umaamba na kapag hindi ka nagpunta sa akin, magtatampo ako sa iyo, magagalit ako sa iyo. Hindi ho ganun. Walang hanggan ng kanyang awa at pag-ibig. Hindi siya nananakot sa atin. Huwag niyo pong isipin na pag namamanata tayo, pag tumatalikod tayo sa kasalanan, kasi natatakot lang tayo sa parusa. Hindi po yun ang tunay nating dahilan. Kaya tayo nagmamahal at sumusunod kay Jesus Nazareno. Kaya tayo nagsisisi dahil gusto natin yakapin ang at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo nagsisisi, hindi para umiwas sa parusa. Nagsisisi tayo para humarap sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko po, nagsisisi tayo hindi para umiwas sa parusa ng Diyos. Nagsisisi tayo para humarap sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga magulang, huwag niyong tatakutin ang mga bata. Minsan sabi mo, huwag ka maingay ha, nakatingin sa iyo sa Jesus, lagot ka, magagalit sa iyo sa Jesus Nazareno. Minsan kami mga pare, lagi ang biktima niyan. Huwag ka maingay, si Father, ayan na si Father. Kaya mga bata, minsan takot sa pare. No? Akala kami, mga no, mangangain ng tao, kasi kami ang ginagawa niyong panakot. No? Ganon din minsan ang Diyos, huwag natin gamitin panakot ang Diyos. Kasi hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay awa. Pero nagsisisi tayo para lalo nating matanggap. Kaya tayo naglilinis, di ba? Siguro, nabuksan nyo na lahat ang mga regalo nyo nung Pasko. Nung bagong taon, baka may mga dito bago kasi sinisimba muna yung bagong damit. Pero di ba, bago mo maisot yung magandang bagong damit, kailangan ka muna maglinis. Maligo ka muna. Sayang yung bagong damit. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo nagsisisi. Kaya tayo tumatalikod sa kasalanan para hustong-husto ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi para umiwas lang sa parusa. Hindi para umiwas sa malas. Kundi para humarap sa biyaya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi sa atin ng katekismo, ang unang himala, ang unang biyaya ng Espiritu Santo ay pagbabago. Kasi yun ang unang sinabi ni Jesus Nazareno, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Yun ang unang-unang niyang sinabi. Kaya ang unang-unang himala, ang unang-unang ginagawa ng Diyos sa tunay na deboto, pagbabago. Nagbabago ang buhay. Kaya, pag hindi nagbabago ang buhay, wala ka pang himala. Kahit pinayaman ka na, kahit gumaling ka sa sakit mo, kahit nakapagtrabaho ka na ngayon, kahit nakapag-abroad ka na ngayon, pero kung walang pagbabagong nangyari sa buhay mo, hindi pa kumpleto ang himala ni Jesus Nazareno sa iyo. Sapagkat ang pinakatumpak na himala ni Jesus Nazareno, pagbabago ng buhay, pagtalikod sa kasalanan, pagwaksi sa masama upang maging handa ang kabutihan ng Diyos na manahan sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng banal na misa, ito po yung ipagdasal natin. Huwag nating isiping nananakot si Jesus. Kaya nga sabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, ang taong nalugmok sa kadiliman, ngayon tumutunghay na sa liwanag. Kasi gustong-gusto ni Jesus Nazareno magliwanag ang ating buhay. Gustong-gusto ni Jesus Nazareno umayos ang ating buhay. Gustong-gusto ni Jesus Nazareno
makaharap tayo sa pag-ibig ng Ama. Kaya nga ang mensahe ni Jesus sa Sareno, magsisi, magbago, hindi para manakot, kundi para bigyan tayo ng pag-asa, sapagkat walang ibang hangad sa atin si Jesus Nazareno kung hindi ang mailapit tayo sa kalooban at kapangyarihan ng Ama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, araw-araw tinatawag mo kami, magsisi, magbago. Hindi dahil may kaparusahan, kundi dahil may biyayang nakalaan ka para sa amin. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi mong hangad ang aming kabutihan, ang aming kaligtasan, ang aming kaliwanagan. Nawa, lagi kaming makatugon sa iyong panawagan. Salamat po at hindi ka nagsasawang ibalik kami sa Ama. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat.